Ang magandang balita po dyan, kapag kayo po ay mayroong acne, kusa naman pong gagaling yan. Pero mas magandang balita sapagkat meron namang mga natural na pamamaraan, simpleng pamamaraan, kung paano mas mabilis na mapapagaling ang inyong acne. Tatalakayin po natin maya-maya. Uumpisahan po muna natin sa pagtalakay ng kung ano po ba yung root cause o pangunahing pinagmumulan ng acne, baka pwede naman pong maiwasan. Pwede po sa ilang mga kondisyon at mga kalalagayan. Makinig po kayo. At yun pong mga kaparaanan na dapat natin gawin para hindi na po lumala pa ang acne. At kapag wala na po ang acne sa ating katawan, paano po yung mga dapat natin gawin para hangkat maaari hindi na po manumbalik o hindi na magkaroon pa muli tayo ng acne. So bakit nga po ba nagkakaroon ng acne? Ito po yung mga pangunahing kadahilanan. Makinig po kayo kung kayo po ba ay makakaiwas o hindi. Una, nagkakaroon po ng acne dahil sa pagbibinata at pagdadalaga. Maaaring hindi po ninyo ito maiwasan sapagkat lahat dumadating dyan sa pagdadalaga at pagbibinata. Sapagkat sa mga ganyang gulang o edad, sa mga teenager, ay naglalabas po sila ng mas maraming hormones na kung tawagin ay androgens. At yan po ang nag-i-stimulate sa sebaceous glands o yung oil glands sa ating balat na maglabas ng mas maraming sebum. Ang sebum po ay yung oily substance na nagsisilbing natural moisturizer ng ating skin. At kapag kasobra po iyan, pwede pong magbara sa pores ng ating skin na maaring magdulot ng acne. Yan. Bukod yan, kung kayo po ay umiinom ng mga birth control pills, so pwede po ninyong maiwasan kapag hindi na po kayo umiinom ng birth control pills at yung umiinom ng mga gamot na mayroong lithium at androgens. So kung hindi na po kayo umiinom ng mga gamot na mayroong ganong content, lithium at androgens, maaaring hindi na po kayo magkaroon ng acne. Bukod dyan, yung po mga kababaihang malapit na yung kanilang buwan ng dalaw. Yan. So, maaaring hindi po kayo makaiwas. Bagamat hindi naman lahat ay nagkakaroon ng acne o anumang allergy sa balat kapag malapit na ang kanilang buwan ng dalaw. Bukod dyan, yun po mga taong meron palang sensitivity sa ilang uri ng mga pagkain at inumin na hindi nila alam. So, paano po ninyo malalaman kung meron kayong allergic o meron kayong tinatawag na food sensitivity? Kapag kayo po ay merong kinain at ininom na nagpahapdi ng inyong tiyan, nagpakulo ng inyong tiyan, nagdulot ng pag-build up ng kabag, laging kinakabag kayo, maaaring nagkakaroon po ng inflammation sa loob ng inyong tiyan. At ayon po sa mga eksperto, kapag nagkaroon po ng inflammation sa loob ng ating tiyan, maaari po yan mag-manifest sa ating skin in the forms of allergies at iba pa pong mga kondisyon sa balat, kasama na po dyan ang acne. Ayan. At bukod dyan, yun po mga taong mahilig sa pagkain ng mga sobrang mamantikang pagkain. Hindi ko po sinasabing bawal yung mga mamamantika. Ngunit kung talagang mahilig po kayo sa mga pagkain mayroong mantika, ang ina-advise po ay gamitin ninyo yung olive oil or yung coconut oil. Sapagkat ang coconut oil ay mayroong antimicrobial properties. So makakabuti po siya sa digestive system para mapalis yung mga bad bacteria. At sa gayon ay mas mabilis nagagaling ang inflammation sa inyong tiyan pagka wala po yung mga bad bacteria na yan. Kung meron po kayong inflammation na hindi ninyo nalalaman. Bukod yan, kung mahilig po kayo sa mga sobrang pagkain ng matatamis na pagkain, inuulit ko po muli, sobra. Parang sa mamantika, sobra. Ano mang bagay na sobra, masama. Sapagkat yung sobrang tamis naman, yung sobrang matatamis na pagkain, kapag sumobra po kayo sa pagkain yan, ay tataas po ang inyong blood sugar, tama po. At pag tumaas po ang inyong blood sugar, maglalabas po ang inyong katawan ng mas maraming insulin. At kapag mas marami po ang insulin na yan, ay ma-activate po, mas magiging active ang inyong androgens, dahilan para maglabas din ang inyong katawan, ng inyong skin, ng mas maraming sebum. Na kapag bumaranga sa pores ng inyong skin, ay mas malaki ang tendency na kayo ay magkaroon ng acne. So yan po yung mga kadahilanan, mga root causes kung bakit tayo nagkakaroon ng acne. So malamang-lamang kapag kayo po ay nagbibinata, nagdadalaga, malapit na ang inyong buwan ng dalaw, maaaring hindi po kayo makaiwas. The rest, maaaring maiwasan po ninyo ang pagkakaroon ng acne.
Bukod yan, kapag ka meron na po kayong acne, ano po yung mga dapat ninyong gawin para hindi na po ito lumala pa? Una, iwasan po ninyong ma-stress. Yan. So, dapat, hindi po kayo madaling magalit. Kalma lang. Hindi kayo madaling mairita. Hindi kayo madaling mag-react ng mayroong galit, inis, yan, huwag masungit. Kalma lang. Pangalawa, iwasan po ninyong magpuyat. Matulog po kayo lagi ng sapat tuwing gabi. Mga 7, 8 hours, 9 hours, yan, para ma-relax po kayo. At kapag ka natutulog po tayo, sinasabi ng mga eksperto na doon mas malakas yung pagpapagaling ng ating katawan, naghihilom siya. So kasama ng maghihilom yung acne. Bukod dyan, iwasan po ninyo yung ma-dehydrate. So mag-iinom po kayo ng maraming tubig. Hindi bababa sa 8 basong tubig para ipawis po ninyo yung mga toxins na nasa inyong balat. Bukod dyan, magkaroon po kayo ng regular exercise para mas regular din ang inyong pagpawis, paglabas ng mga toxins sa inyong balat. Sa ganun, hindi po lumalala ang inyong acne. At bukod dyan, iwasan po ninyo yung lagi ninyong ginagalaw ang inyong acne, no? Lalo na kung nasa labas na po kayo ng bahay dahil maaaring kontaminado na ang inyong kamay ng bakterya o mikrobyo. Maaari pong lumalayan at mamaga pa. At yun pong pagtiris-tiris, pagpapuputok ng acne ay huwag po ninyong gagawin. Baka mamaya, lalo pang mapasama, maging cancerous pa yan. O kung hindi man, yung pong mga pagpapuputok ng acne, pagtiris-tiris, ay nagdudulot po ng malalim at malaking scars o peklat. So, yan po para maiwasan ang inyong acne. Dumako naman po tayo sa mga simple at natural na lunas kung paano mas mabilis na mapapagaling ang inyong acne. So bago po ninyo gawin ang mga procedure na ito, siguraduhin naghilamos po muna kayo ng mukha, ng tubig at ng mild soap. Inuulit ko po, mild soap lamang. At kung medyo marami po ang inyong acne, gumamit po kayo ng mga antibacterial, antimicrobial soap, antifungal soap tulad ng sulfur soap. Yan. At i-apply po ninyo ang mga sumusunod na natural na remedies. Bibigyan ko po kayo ng apat yung pinakakaraniwang ginagamit lalo na ng mga kababaihan. At bago nga po pala ninyo gamitin itong mga ito, subukan po muna ninyo sa isang piraso ng acne. Kung siya po ay liliit or magdudulot ng iritasyon. Kapag nagdulot ng iritasyon, syempre pa, huwag po ninyong gamitin. I-discard po ninyo, huwag na ninyong ituloy pa. So isa lang muna, subukan muna ninyo. At kapag kaayos the following day, tuloy-tuloy na po ninyo ang paggamit. Ano-ano po yung mga yon? Nangunguna po dyan yung honey. Yung raw honey. Sapagkat ang raw honey ay mayroong antimicrobial at healing properties. Isaw-saw lamang po ninyo yung maliit na bulak sa raw honey at inyo pong idampi. Hindi po ipahida, hindi ipunas, hindi ikuspos, dampi. Spot treatment sa bahaging apektado. At idiin po ninyo sa loob ng 1 minuto mahigit para maabsorb po ng inyong acne yung antibacterial, antimicrobial at healing properties nito. At pagkatapos, pag nalagyan na po ninyong lahat, pataglin po ninyo ng mga 1 hanggang 2 oras bago po ninyo hilamusan, banlawan ang inyong mukha. Pangalawa, yung pong coconut oil. Ganon din po ang inyong gagawin. Meron din pong antimicrobial property yan. Inyo rin pong isasawsaw ang bulak doon at inyo pong idadampi. Ididiin ng marahang diin lamang po ng mga 1 minuto pataas para maabsorb niya rin po yung antimicrobial property. Kailangan 1 minuto pataas ang pagkakadiin ninyo at inyo pong patagalin ng 1 hanggang 2 oras kapag kanalagyan na po ninyo lahat bago po ninyo ito hilamusan. Pangatlo, yung pong pinaghalong hinog ng papaya at kalamansi. So kukuha lamang po kayo ng 1 kutsaring hinog ng papaya at haluan po ninyo ng 5 patak ng kalamansi. So pag naging parang paste na po yun, idadampin nyo lang po, isasawsaw doon yung bulak at inyo rin pong ididiin ng banayad sa apektadong lugar sa inyong acne. At 1 minuto pataas ang inyo rin pong gawing pagdampi para maabsorb niya yung pampagaling na naroon para mas mabilis po itong matuyo. At pag nalagyan na po ninyo ito lahat, ganun din po, patagalin ninyo ng 1 hanggang 2 oras bago po ninyo ito hilamusan. And lastly, yung pong aloe vera o yung sabila.
kukunin lamang po ninyo yung gel niya sa loob, yung mamuti-muti na halos sa tubig na salinaw kung minsan. Yan. At inyo pong durugin maigi. At isasaw-saw po ninyo yung bulak doon. At inyo rin pong idadampi sa apektadong lugar. Muli, isang minuto pataas ang pagdampi. Medyo madiin. Yan. Para ma-absorb niya po yung antimicrobial properties nito at yung mga mabubuting properties nito para mabilis na gumaling ang inyong acne. At pag nalagyan na nga po ninyong lahat, patagalin po ninyo ng mga 1 hanggang 2 oras bago po ninyo banlawan. Ang iba nga pong ginagawa, kung kaya po ninyo, magdamag, pinapanatili po nilang magdamag. Pwera lang po yung honey kasi yung honey, matamis-tamis yun, baka mamaya ay kung anong dumapo doon, baka mamaya merong insekto o kung ano man, tsaka medyo mas malagkit siya kasi matamis yun. So, yung the rest, yung coconut oil, yung papaya, with calamansi, aloe vera, pwede po ninyong patagalin magdamag. Bukod yan, kung kayo po ay gumagamit ng eskinol at hindi po kayo makaiwas sa paggamit nito, makakatulong po yan. Gamitin po ninyo ito, padampi din. Yung spot treatment, hindi po papahid, hindi pa kuskos, para hindi po mairita yung inyong acne. Sapagkat ito po ay alcohol-based, makakatulong po para mas mabilis pong matuyo ang inyong acne. At kapag ka lumalabas na po pala yung nana ng inyong acne, no, lalo na kung ito ay may kasamang dugo, napapansin ninyo, at kapag ka nahugasan na po ninyo ang inyong mukha na banlawan sa pamagitan ng mga natural remedy na yan o ng alcohol, gamitan po ninyo bago matulog ng betadine. Yan. Para mas mabilis ang paggaling ng inyong acne. At eto na po, dumako na po tayo doon sa paano makakaiwas. Paano hanggat maaari ay hindi na magkaroon pa muli ng acne. So, una po dyan, kumain po kayo ng mga pagkain mayaman sa fiber. So, fruits, vegetables, nuts, and seeds na mayaman sa fiber. So, bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa ng mga pagkain mayaman sa fiber, pero napakarami po niyan. Sa prutas, nandyan po yung mansanas, orange, pongkan, at saging, at marami pa pong iba. Sa vegetables naman sa bulan, nandyan yung carrots, yung beets, broccoli, mga green leafy vegetables. Yan, napakarami yan. At doon naman sa nuts, nandyan yung almonds, pistachios, walnuts, chestnuts. Pero paalala lamang po, huwag daw po yung peanuts ayon sa ilang mga eksperto. Sapagkat ang peanuts di umano ay nagtataglay ng androgens. At natalakay na po natin ng una, kapag ka sobrang dami ng androgens sa ating katawan, magdudulot po yun ng maramihang paglabas ng sebum sa ating skin na maaaring magdulot nga po ng acne. At yun pong pangapat, yung pong seeds na mayaman sa fiber, nandyan po yung flax seeds, chia seeds, at yung sesame seeds, at yung mahilig dyan magsakutkutin, lalo na pag nagbibiyahe, pinakalibangan nila, yung pumpkin seeds o yung squash seeds. Ang pumpkin seeds o squash seeds ay mas maraming fiber, twice na mas marami kaysa sesame seeds. Ayan, bukod po dyan, magkakain din po kayo ng mga pagkain mayaman sa protina. Lalo na yung mga meat na kung saan ay mula doon sa mga grass-fed meats o grass-fed animals. Tulad halimbawa ng mga kalabaw, baka, kambing na pinastulan sa kabukiran. Kapag kaitlog, ang pinag-uusapan naman dyan, dapat merong inahin at tandang na nagdulot na pangingitlog ng manok, hindi dahil sa pigs. Ayan. Kailangan ang inyong mga kinakain na protina hanggat maaari. Hanggat maaari po, hindi ko naman sinasabing hindi na pwede. Yung mga hindi napakain ng may growth hormones, hindi na injectionan ng may growth hormones. Ayan. At yan lamang po ang aking maikling tips. At medyo napahaba na nga po yata sa araw na ito, naway inyo pong natandaan. Kung medyo nakalimutan po ninyo, i-review na lamang ninyo at matulungan po nawa kayo nito para makaiwas po kayo sa acne hanggat maaari. Ngunit kung hindi po maiwasan, sapagkat kayo nagbibinata, nagdadalaga, para hindi na ito lumala pa. At kung meron na nga po kayo kung paano ito mas mabilis na mapapagaling, at habang meron po kayong acne, habang gumagamit po kayo ng mga natural simpleng lunas nito,
Iwasan po ninyo yung mga nabanggit na pagkain, no? Sobrang tatamis. Yung sobrang dami ang kinakain ninyong matatamis at sobrang dami yung kinakain ninyong mamamantikang pagkain. Gumamit na lamang po kayo ng olive oil at ng coconut oil kapag kayo po ay laging kumakain ng may mantikang pagkain. Mas healthy po yan. At kumain po kayo ng mga pagkain mayaman sa fibers at mga good protein. At yan lamang po, hanggang sa muli po nating pagkikita.